Madaragdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa Alert Level 3 simula sa Biyernes, January 14 hanggang January 31. Sa Luzon, ilalagay sa Alert Level 3 ang Benguet, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Occidental at Oriental Mindoro, Camarines Sur at Albay. Magiging Alert Level 3 na rin sa ilang lugar sa Visayas, sa Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandawi City at Tacloban City. Maging ang iba pang lugar sa Mindanao, sa Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur at Cotabato City. Mananatili naman sa kasalukuyang alert status ang natitirang bahagi ng bansa. Naitala ngayong araw ang pinakamataas na bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 mula na magkapandemya. 208,164 ang mga nagpapagaling sa COVID sa bansa sa ngayon. 32,246 naman ang mga bagong kaso ayon sa DOH. 11 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Bumaba naman sa 4.69 ang reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Unang beses daw mula noong December 30 na mas mababa sa 5 ang reproduction number sa Metro Manila. Pero hindi raw ibig sabihin ito ay nasa downward trend na ang mga kaso, bagamat posible raw na malapit ang maabot ang peak. Dagdag pa ni Health Secretary Francisco Duque III, posibleng ang nasa acceleration phase pa ang COVID-19 surge. Dahil daw sa mababang testing output, kaya mas mababa sa 30,000 ang new COVID cases kahapon. Ayon sa DOH, critical na sa COVID-19 ang buong bansa. Base sa mahigit 4,000% na pagtaas ng mga kaso sa nakalipas na 2 linggo at 12.26 na average daily attack rate o yung bilang ng mga nagpopositibo sa kada 100,000. Panawagan ni Duque sa mga LGU, bilisan ang pagbabakuna. Bukod sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, may pagtaas na rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Ilocos Region at Cagayan Valley Region. Sa Batangas City, wala muna mga pisikal na pagdiriwang ng pista ng Santo Niño dahil sa dumaraming COVID cases. Narito ang report. Piyesta na ng Santo Niño dito sa Batangas City ngayong Linggo. Pero wala masyadong mga palamuti sa mga kalsada. Kanselado kasi muli ang pista ngayong taon dahil sa dumadaming kaso ng COVID. Mula sa 8 active cases noong December 31, pumalo na sa 591 ang active cases kahapon. Di pa kasali dyan ang antigen test positives kung saan 713 ang naitala kahapon. Bawal po makifiesta, right ma'am? Bawal po, ang handaan po ay sa loob lamang ng bahay ng isang pamilya o ng pamilyang nakatira sa iisang bahay. Even kapatid mo pero nasa kabilang pinto ng apartment, hindi po pwedeng makikain, makisalo-salo po sa inyo. May liquor ban din mula January 14 hanggang 17. Online naman ang mga misa ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan, habang virtual ang bubble type na binibini ng lunsod ng Batangas. Okay lang naman kung hindi matuloy kasi para maiwasan yung mga sakit na yung nasa ating bansa. Nakakalungkot nga lang at mawawala ng saya ang mga tao. Ang paglobo ng mga kaso sa Batangas City, nararanasan na rin ng ibang karatig probinsya ng NCR. NCR regions 4, A, 3. Now, I think even region 1 and region 2 are also registering spikes in cases. And that is why I call upon our regional directors in these areas to ramp up more aggressively their vaccination of their citizens. Because at the end of the day, it's really going to be vaccination pa rin. Proven against severe and critical cases and preventing hospitalization and deaths. Sa Cavite, sumipa na sa mahigit 13,000 ang active cases. Nasa 486% din ang itinaas ng kanilang new cases sa loob ng isang linggo. Sa Rizal, mahigit 10,000 na rin ang aktibong kaso. Lagpas 742% ang itinaas ng kanilang new COVID cases. Sa Bulacan naman, meron ng 9,766 active COVID cases simula kahapon.
Mula sa 190 new cases nitong January 4, umakyat sa 2,065 ang new cases nitong January 10. Mahigit 986% ang itinaas niyan sa loob lamang ng isang linggo. Matapos namang makapagtala ng 276 na bagong kaso kahapon, sumampa na sa 1,363 ang active COVID cases sa Bataan. Ang naging kabuuang bilang ng kaso sa lalawigan nasa 30,933 na. Sa Tuguegarao City naman, 505 na ang aktibong kaso sa lungsod matapos madagdagan ng 101 new cases kahapon. Para naman sa buong Cagayan Valley, meron ng 2,242 active COVID-19 cases. Dano Tingkongko, Salima Refran, GMA News. Nasa batang aabot sa 30 milyong pisong halaga ng mga peking gamot sa Paranaque. Kabilang dyan ang ilang kilalang brand ng paracetamol na in demand pa naman ngayon. Ibuprofen, gamot para sa sipon at pain relievers. Nakabalot sa mga karton na may Chinese character ang mga peking gamot na nakatago sa dalawang magkahiwalay na bodega. Ayon sa Bureau of Customs, sinuri yan ng Food and Drug Administration at ng isang pharmaceutical company at kinumpirma nilang peke ang mga gamot. Arestado sa operasyon ng suspect na Pakistani national. Wala siyang pahayag. Bukod sa pagkansela ng kanyang visa, mahaharap din siya sa patong-patong na kaso. Nagbigay ng kanilang opinyon ng ilang presidential aspirants tungkol sa pagbabawal sa mga di pa bakunado na sumakay sa pampublikong transportasyon. May report si Sandra Aguinaldo. Tanong ni Senador Panfilo Lacson, may sapat ba raw na bakuna para sa mga gustong magpabakuna? Kung wala daw unfair ang no vaccination, no ride policy ng gobyerno. Dapat daw ikonsidera ito dahil maaaring yung gusto namang mabakunahan ay paparusahan dahil sa pagkukulang ng gobyerno. Kung available naman daw ang bakuna, may karapatan din naman daw ang tao na mapangalagaan mula sa mas mataas na banta ng impeksyon. Tutol din si Senator Manny Pacquiao sa pagbabawal sa mga unvaccinated na lumabas sa kanilang mga bahay at makagamit ng public transportation. Sabi ni Pacquiao, hindi raw dapat puwersahin ang ayaw magpabakuna, kundi dapat kumbinsihin lang sila sa kabutihang naidudulot ng bakuna. Hindi yung pag hindi ka nakapag-vaccinate, hindi ka na pwedeng pumasok o bumili ng mga pagkain. Pangit naman yan. Parang inaalisan mo siya ng karapatan para mabuhay. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang drive-through vaccination site sa Luneta para sa pagpapabooster shot simula alas 8 ng umaga bukas. Araw-araw daw itong gagawin hanggang alas 5 ng hapon at bukas din kahit sa mga hindi taga Maynila. Dalhin lang daw ang vaccine card ninyo at basta pasok kayo sa unang 300 sasakyan na may 4 na gulong, mababakunahan kayo sa araw na yun. Kwento ni Moreno, may mga nagrally kahapon sa Maynila kontra sa pagbabakuna. 4 na tao raw ang nakulong at nakasuhan dahil dito. Gusto ko malaman ninyo na yung mga unvaccinated, kakaunti na lang kayo. Pero kayo yung posibleng mag-infect at magkalat at posibleng mamatay kapag hindi kayo bakunado. Pwede kang kontra sa vaccination, pero huwag kang lalabas. Sa pamamagitan naman ng social media, isa sa ipinost ni Doc Willie Ong ay payo kung ano ang dapat gawin kung may lagnat at iba pang sintomas ang isang tao. Sa isang online press conference, inilatag ni dating National Security Advisor Norberto Gonzales ang isinusulong niyang social democracy. Ayon din kay Gonzales, dapat pigilan ang pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos na aniya ay nangangampa niya gamit ang nakaw na yaman. Dapat din daw labanan ang pagsisinungaling at pagbabago sa ating kasaysayan ng kung ano ang tunay na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Sagot ng tagapagsalita ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, may mga payag daw na mas mainam na hindi na lang pansinin. Nanawagan naman si Marcos sa mga sports officials na huwag haluan ng politika ang kanilang hanay para di maapektuhan ang training ng mga atleta. Tinukoy niya ang kontrobersya ng alisin ng Philippine Athletic Track and Field Association si Paul Volter EJ Obiena sa listahan ng national team. Hinihingan pa namin ng payag ang PATAFA. Panawagan din ng BBM SARA Unit Team sa Commission on Higher Education na ipagpaliban ang inaasahang pagtataas ng matrikula sa gitna ng pandemya.
Sa kanyang show sa Facebook, naging guest ni Mayor Sara Duterte ang senatorial aspirant na si Herbert Bautista. Payo ni Bautista sa mga LGU, hanapin daw kung ano ang competitive advantage ng kanilang lugar at iyon ang pagtuunan nila ng pansin. Bumisita si Vice President Lenny Robredo sa libreng swabbing na ginawa ng kanyang opisina sa Inanang Lupang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City. Nagpasalamat siya sa mga volunteer at mga katuwang ng kanyang opisina, kabilang na ang Quezon City Local Government. Ang kanyang katandem na si Senator Kiko Pangilinan pinangunahan ang virtual hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendments at ang revision of codes para i-review ang criminal laws ng bansa sa gitna ng malawakang paggamit ng social media platforms at mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Nanawagan si Presidential Aspirant Leody de Guzman sa COMELEC ng full transparency tungkol sa napaulat na hacking umano sa server ng COMELEC. Dapat daw ilabas sa publiko ang lahat ng detalye. Ang kanyang katandem na si dating Representative Walden Bello, tinawag na draconian and stupid ang no vax no ride policy ng Department of Transportation. Dapat daw, nakakasakay pa rin ng public transportation ang mga unvaccinated pero nakahiwalay sila. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang DOTR. Sandra Aguinaldo, GMA News. Nagbigay rin ng kanilang opinyon ng ilang senatorial aspirants tungkol sa iba't ibang isyu ng bansa. May report si Mark Salazar. Ibinahagi ni Senatorial Aspirant Teddy Bagilat ang kanyang pagbisita sa Provincial Volunteer Center at Lenny Kiko Provincial Headquarters sa Ifugao, kasama ang ilang opisyal ng probinsya. Kinumpirma naman ni General Guillermo Eliazar na nagpositibo siya sa COVID-19, bagamat asymptomatic. Hinikayat niya ang publikong magpabakuna para maiwasan ang malubhang epekto ng COVID. Hiningi ni Senator Win Gatchalian ang pagsuspinde sa pagkolekta ng online money transfer fees. Marami na raw kasing gastusin ng publiko sa gamot, testing at pagpapaospital ngayong tumataas ang COVID cases sa bansa. Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa DOH na muling pag-isipan ang pagpapaikli sa quarantine period ng mga bakunadong healthcare workers na may COVID. Pwede daw kasing malagay sa alanganin ang healthcare workers, pati ang kanilang mga pamilya at pasyenteng inaalagaan. Balak maghain ng supplementary budget ni Senatorial Aspirant Harry Roque para sa mga nasalanta ng Bagyong Udet. Bukod sa pagkain at tubig, kailangan daw nila ng pinansyal na tulong para makabangon muli. Umapila naman si Attorney Alex Lacson sa Muslim leaders na bigyan ng pagkakataon ng batas na nagbabawal sa child marriage. Mapoprotektahan daw ng batas ang mga minor de edad mula sa arranged, forced at unwanted marriages. Sa isang press release, nangako naman si dating Senator Jinggoy Estrada na gagawin niyang prioridad ang pagpopondo sa bagong tatag na Department of Migrant Workers. Mark Salazar, GMA News. Pinaiimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang panghahack umano sa servers ng COMELEC. Inatasan ni DICT Acting Secretary Emmanuel Ray Caintic ang kanilang Cybersecurity Bureau para pangunahan ng imbestigasyon. Ayon kay Caintic, bagamat itinanggi na ng COMELEC na nagkaroon ng hacking, mainam pa ring matiyak ang seguridad ng eleksyon 2022. Samantala, pinagsusumite ng National Privacy Commission ang COMELEC ng report tungkol sa imbestigasyon nito sa umunoy hacking sa January 21. Pinahaharap din ang COMELEC at ang Manila Bulletin sa isang clarificatory meeting sa January 25. Mamamahal namin pasero, no vaccine no ride po tayo. Pakilabas lang po ang mga vaccine card natin. Yan ang paalala sa mga pasahero ngayong ipinatutupad na sa ilang lugar sa Metro Manila ang No Vaccine, No Ride Policy. Sa Monumento Bus Carousel, iniisa-isang vaccine card ng mga pasahero bago pasakayin. Pabor ang mga bakunado sa polisiya, pero yung mga hindi pa, sinabing na abala raw sila. Hindi rin sang-ayon ang ilang jeepney drivers sa baklaran sa No Vaccine, No Ride Policy. Hindi raw kasi nila kayang i-check ang vaccination card ng mga sasakay na pasahero, hindi gaya sa mga terminal. Hati rin ang opinyon ng mga commuter at ilang tricycle drivers sa Pulanggi, Albay, kung saan ipinatutupad na rin ang bagong polisiya. Paliwanag ng Department of Transportation, sa Lunes pa talaga ang full implementation ng No Vaccine, No Ride Policy sa public transport ng mga lugar na nasa Alert Level 3 pataas para makapaghanda pa ang mga commuter at driver. Ayon kay Secretary Art Tugade,
ang bagong polisiya ay alinsunod sa mandato ni Pangulong Duterte na limitahan ang galaw ng mga hindi pa bakunadong individual habang may surge ng COVID-19. From weightlifting, cosplay naman ang sinubukan ng Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz. Sa kanyang IG story, ginaya ni Heidelyn ang karakter sa isang animated film dahil marami raw nagsasabing siya yun. Pero tingin niya, hindi ito na-achieve ng kanyang hair, makeup at outfit. Ang pag-cosplay ng Pinay weightlifter, akmang-akma sa role ng character na may superhuman strength at nakakayang magbuhat ng mga gusali at tulay. Nasa IG story rin niya na tinamaan din daw siya ng COVID. Bilin niya, magpalakas at sundin ang health protocols. Pinasuan ng netizens ang reaksyon ng isang batang lalaki matapos mabistong may boyfriend na ang kanyang ate. And then... Kinuwento ni Bea Bianca Uy, sweet at protective talaga sa kanyang 8-year-old na kapatid na si Charles. Kalaunan, sinabi nga ni Charles sa kanilang mama na may boyfriend na ang kanyang ate. Sabi ni Bea, kilala naman ang kanyang mama ang kanyang boyfriend, pero bilang manliligaw pa lang. Ay, nyako naman si ate. Meron pang shaker-shaker. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat ninyong malaman. Susunod na ang saksi. Sa ngalan ni Naato Maraulio at Maki Pulido, ako po si Tina Panganiban Perez. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.